tinuro sa fire. Sa mga hindi pa nag-fire, level up na tayo kaagad. Para sa inyo to. Okay? Sasabihin sa katabi mo para to. Huwag niyo magtabi-tabi. Ayaw niyo magtatabi-tabi. Ayaw niyo magtabi-tabi. Okay, kung gusto niyo sasabihin ko lang, ayaw niyo magtabi-tabi. Okay. Okay, sabi ko na sa inyo, I will pray for you. I will pray for you. Saka si Pastor Mike lang, kami dalawa. Pag-pray, nililis ko si Pastor Mike para mag-pray. Ganda rin puso nitong pastor na ito. Okay. Okay, so, pray for you. Pero, let's start with this. Okay? Lahat to, lahat. So, find a place. And that spot will be your altar. Pwede ka na sa upuan, pwede ka na sa floor, pwede ka na katago. But make sure makikita kita. Pray ka. This is what we're going to do. Yung healing process, diretso na tayo. Hindi ko nagpapaligiliguyin to. Ano to? Minsan kasi sa mga nag-fire, sa mga nag-encounter na, minsan kahit nag-encounter ko na, sinubo mo, may bagong tao kang kinainisan, kinasaran, kinagigilan, kina... Basta, ikaw naman dumagdag doon. May mga tao, yes or no? Kung hindi ka pa nagpa-fire, marami-rami yan. Magpe-pray ako, ang pagpe-pray ko, Lord, hugutin mo lahat ng tao at painful past experience and so on and so forth. Okay. Pagpe-pray natin yun, healing tayo ngayon yung ginawa ni Lord kay Ate Rhea. Pero, punta tayo sa tinatawag na restitution. Ano restitution? Gagawa mo ng closure. Paano closure? Una muna, patawarin mo sarili mo. Kung ano man yung kalokohan na nagawa mo ang kasalanan. Kung meron naman. Pangalawa, may sama ng loob. Pastor, ano ba i-detail dito? Sa ano na to? Sama ng loob? Inis? Galit? Asar? Basta, toward other people. Napikon ka sa isang tao? Na-offend ka? Nagalit ka? Ano ba? Binato mo yung cellphone and humingaw na sorry kay Maureen. Humingaw ng tawad. Okay, public confession po. Okay. Nee, honestly speaking, there are times and I will honestly, ito na sabihin ko sa inyo. Without a day, nilalaman ako ng Lord. Christmas party, preparation ng Christmas party. Sa mga hindi nakakaalam doon, ganda-ganda ng preparation ng Christmas party, no? Pero bago yon yung gabi, bago yung preparation ng Christmas party, meron kaming confrontation. Hindi ko lang sabihin yung dahilan ng confrontation. Nagkaroon ng confrontation, nagkaroon ng sagutan. Nang nagalit ako in a way. Nagalit ako. Karapat ako magalit kasi leader, pastor. Pero pwede ka naman magalit in a way na hindi sa ganung paraan. Na sobrang galit ko, binato ko yung cellphone sa harapan. Hindi kay Maureen ha. Hindi ko pinatay yung cellphone sa kanya. Na sobrang galit ko, hinawakan ko yung cellphone sa upuan. Binato ko sa harapan nila. Pero kasi ang pinaka target talaga nung ano na yun, walang iba kundi si Mau. Then I said, huwag na kayo magpakita mo. Pero honestly speaking, si Mau na talaga pinapatamaan ko dito. Huwag ka na magpakita! Hindi rin na makakasahan. Hindi, honestly speaking, basta ba't mo sinasabi yan? Ganun ko ba? Hindi. Mingi ako ng sorry. At ito, sinasabi ko sa inyo, honestly speaking, it's a public confession. And nagtataka nga ako, bakit hanggang ngayon, dyan. At mahal na mahal ako niyan. Di ba? No, eh, di ba? Buti na lang. Praise God. And then, the bottom line is, ikaw, may nagawa kang pagkakamali. Kaya mo bang tanggapin na mayroon kang taong, ayun, sinaka-experience mo, hindi man to the point na binato mo yung cellphone, pero sa sobrang inis mo, sinapak mo yung pader, o ano, alam mo yung mailabas mo lang yung galit mo, yung irita mo, yung inis mo. Di ba? May factor ibang tao. Pwede yun. So, kung may taong nagiging dahilan kaya ka lagi nagagalit, naiinis, naasar, I will pray. Bigyan ko na lakas ng loob, isulat ng loob yung pangalan dyan sa papel na yan. Kaya ka ayaw niya magtabi-tabi, baka yung katabi mo kasi yung kung nakikita ko siya, nairita ko sa kanya. Di yun. O kaya, people na na-offend ka, Pastor, bago, pag naisuko mo na dati, o di okay na. Di ba? Kunyari, wala na. Eh, nag-fire ka last year. Nag-encounter ka last year. Mga ganun. Pag first time mo, marami-rami ka may susulat dyan. Eh, paano pagka, Pastor, naisuko ko na, tapos bumalik. Eh, bumalik ka sa Egypt mo. Ano mo yun? Tatay mo,
hindi pa rin mahalika hanggang ngayon, may God, may something pa yun. Nanay mo, hindi mo yaka pasabihan ng I love you, may something ka pa sa puso mo. May galit ka pa. May tampo. Diba? So, let's close our eyes. Lord, as I pray this in the name of Jesus, I am declaring, Lord, lahat ng bagay na pangalan na past experience, Lord, na naging dahilan para masaktan kami, maging broken, masugatan sa puso. I am praying, Lord, in the name of Jesus, right now, pull it up, Lord. Hila, Panginoon, tanggalin po ninyo sa puso namin at i-reveal po ninyo yung pangalan ng mga tao. One way or another, nakasakit sa amin. One way or another, nasaktan namin din. Hindi lang nakasakit sa amin, kundi yung kami din, nakagawa ng bagay na hindi tama. Yung kami din, nakagawa kami ng mga bagay na hindi tama sa panahin po ninyo against them. Lord, maaaring magulang, maaaring malapit na kaibigan, maaaring stranger. Pero sa oras na ito, in the name of Jesus, I am declaring complete healing. And you are loved in this place. You are loved by Jesus. At yung love niya ay nagre-restore sa inyo. Every eyes closed, Holy Spirit, reveal the names. And if there's name, Pastor, naisuko ko na to, pero na-reveal uli yung pangalan, isulat mo. Name sa mga taong nakasakit, nasaktan ka, one way or another, kahit ano man yung dahilan ng sakit na yon. Or name sa mga tao na sinaktan mo at nasaktan mo at nagawa ng hindi tama. In the name of Jesus, amen. This is what tingin niya sa akin. Gawa kayo 2 column sa papel, 2 column. Yung isa, pangalan, sa isang column, pangalan ng mga tao na nasaktan ka. Kahit ano, kinuha yung wallet mo, nasaktan ka dun. Di ba? Kinuha yung pagkain mo, nasaktan ka. Eh, sulat mo pangalan nila. Sa another column, mga pangalan ng mga taong ikaw yung nakasakit. Pastor, walang nilibil ang Holy Spirit. Praise God. Eh, paano ko meron? Tanong mo si Lord. Are you brave enough to ask God, Lord, may mga tao ba akong nasaktan? Ako, marami-rami. Bilang pastor, alam ko yun. Alam nila yung mihingi lagi ako ng tawad sa kanila. Eh, ikaw. Ask the Lord. Ask the Lord. And He will heal your heart. Come on, bigyan ko kayo ng 5 minutes. Let's just talk to the Lord. Spirit, just reveal the names. Okay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hindi ko muna i-reveal si Ara kasi alam ko yan. Alam ko yan. Si Heidi, baka si Heidi, release ko si Heidi. Meron ka ba? Sino walang sulat sa babae? Nasa kamay? Wala? Okay. Thank you, Jesus.
Okay, ganito. Kunin niyo yung papel niyo. Dahil natapos na. Thank you, Jesus. Dahil ng papel. Yung dun sa area muna na mga taong nakasakit sa'yo, tingnan mo, titigan mo mabuti. Pwede muna kayo mabuo, Pastor Mike. Pwede mo po. Okay. Titigan mabuti. So, titigan mo na. Titigan mabuti. Baka meron pa. Holy Spirit, reveal the names. Reveal the names, Holy Spirit. Whether, Pastor, natapos ko na issue na to. Siguraduhin mo tapos ha. Hindi yung tipong balikan ng Egypt. Kala mo tapos, hindi pala. Okay na? Okay. Lahat ng tao nakasunod dyan sa pangalan, you're going to pray and we are going to pray this simple prayer. Napakasimpleng prayer lang, pero mag-decide ka ngayong araw na to na patawarin lahat ng taong yan na nasakit sa'yo. So, papaano? Sabihin mo lang, Lord, pinapatawad ko si... Kunyari, Lord, pinapatawad ko si Pastor dahil... Anong kasalanan? Lord, pinapatawad ko si Pastor dahil nakakairita siya, Lord. Nakakairita siya, hindi niya ako maintindihan. Alam mo yan, ganun? So, you can... Ay, by the way, if you're saying, Lord, pinapatawad ko si ganito, make sure alam mo yung dahilan bakit mo sila pinapatawad. Hindi na yung tipong, okay, pinapatawad kita. Para saan? Ewan. Hindi closure yun. Hindi closure yun. Ikaw din, pag humihingi ka rin ng sorry, dapat alam mo yung dahilan bakit humihingi ng sorry. Pero pa dito humihingi ka lang ng sorry, pero hindi mo sinasabi yung dahilan ng paghingi mo ng sorry. Diba? Sorry, saan? Wala lang, basta sorry, patawarin mo na ako. Hindi. Sorry kasi kinuha, alam mo ba kinuha ko yung ano mo, yung pagkain mo habang natutulog kayo. Alam mo, ganun. Dapat, yun ang restitution, yun ang tunay na freedom. So, medyo mahirap yung isa, kasi minsan, mahirap para sa ating balikan yung mga pagkakataon na nasaktan tayo. Tapos yung isa naman, mahirap balikan yung mga pagkakataon na tayo yung nakasakit. Pero yun yung healing talaga. Yun ang simula ng healing. So ngayon, gawin natin to. Are you ready to be healed? Yes. Let's close our eyes. Father God, right now, wherever we are in this room, Holy Spirit, hindi naman namin kailangan ng background sound eh. Background sound. Holy Spirit, ikaw yung kailangan namin. At yung fresh outpouring ng pagpapatawad at yung natututo kami humingilin ng tao. Yun yung importante. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Ngayon, basahin mo, tingnan mo yung papel mo. Hantayin pa bulong lang. Hindi mo kailangang isigaw. Okay, dyan. May privacy ka dyan. Okay? Hindi mo kailangang isigaw. Pwede sabihin mo, Lord, bibigyan ko kayo, pwede niyong gamit. Ay, wag pala. Okay, Jesus. Just talk to the Lord and just tell Him, Lord, napatawad ko si ganito dahil ganito niya ako. Holy Spirit, forgive. Kung nahihirapan ka sabihin, mas lalo mo dapat sabihin. Lord, pinapatawad ko si Pastor kasi hindi mo masabi, di ba? Dapat mas lalo mo sabihin itong kalalayan. Wala namang ibang tao, wala ka namang ibang kausap kundi ang Diyos eh. So, let's, come on. I'm going to give you siguro mga 3 to 5 minutes. Just do that. Come on. And habang ginagawa niya, I'm going to declare, Lord, right now, I'm declaring freedom right now from bitterness, from offense, in the name of Jesus. And Pastor Mike and Ate Rhea, kung tapos na kayong mag-release din, habang nagde-declare sila, I need you to go around and pray. Just start now. Okay? Lord, right now, in Jesus' name, I'm releasing Lord si Pastor Mike sa Ate Rhea to pray, Lord, for declaration of healing, freedom from offense, freedom from bitterness, freedom from anger, freedom from unforgiveness, Lord, sa mga ipagpipray nila. And I declare healing, Lord, sa bawat taong hahawakan nila. In the name of Jesus, Amen. Amen. Just go around. Lalaki, Pastor Mike, Ate Rhea ba akong babae? Alam mo, medyo marami, pero go, just go ahead. Father God, right now, in the name of Jesus, I am declaring freedom. I am declaring complete freedom right now in Jesus' name sa bawat isa. Total freedom in Jesus' name. Ate Heidi, I need you to rise up and to release. To pray.
Maraming ba yan? Come on. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Total freedom. Mabilis ang prayer lang, Pastor Rhea, Ate Heidi, Pastor Mike. At Jesus, I'm declaring right now freedom from bitterness to everyone. I'm declaring freedom from offense, freedom from unforgiveness, freedom from pain, past mistakes, freedom from yung nakasakit kami ng ibang tao, Lord, yung self-condemnation, kinokondem namin yung sarili namin, na feeling namin we are not worthy. Freedom, God, from self-judgment, na gusto namin parusahan yung sarili namin kasi may nagawa kami mali sa iba. I declare freedom in the name of Jesus sa mga tao ito. I declare freedom din, Panginoon, sa yung nahihirapan kami maka-move on. Freedom na nahihirapan kami makapag-restitute. Manap ng closure. In Jesus' name, I'm declaring complete freedom right now to everyone. In Jesus' name. Thank you, Lord, for the freedom. Thank you, God. For you are God who heals. In Jesus' name. Come on. Right now, declare freedom. Total freedom. Complete freedom. Come on, church. Come on. Just then, doon sa ikalawang papel, doon sa ikalawang papel na pag dalawang, ikaw lawang column na nakalagay yung mga tao na nasaktan mo, just tell, ask God, Lord, humihingi po ako ng tawad. Kasi naganito ko si pastor, ganito ko, naganito ko tao na to. Nagawa ko sa kanya, humihingi po ako ng tawad kasi nanakawan ko siya, humihingi ako ng tawad kasi napag-isipan ko siya ng hindi maganda, and so on and so forth. Yan lang, that's all. That's all. You talk to God, you ask for forgiveness. Let there be release in this place in the name of Jesus. Let there be only the sound of the Holy Spirit voice, the sound of the prayer warriors and ministers, the sound of my voice, Lord. I declare freedom in Jesus' name. And let there be joy. Let there be joy in Jesus' name. Yung di pa na pagpipray, taas lang ang kamay pamaya pag after. Thank you, Jesus. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Yeah, team, go. Pray. Tulungan mo si Pastor Mike. Pray. Come on, go around. In Jesus' name, declare freedom. Declare freedom. Ate Mao, stop. Rise up. Pray. Declare freedom in Jesus' name. Come on. Declare freedom in Jesus' name. Jesus' name. Holy Spirit, come. Pwede na kayo mag-pray kahit babae, lalaki. Pwede kayo mag-pray ng ano, lalaki na, lalaki. Mixed gender. Pwede na mag-pray kahit hindi babae. Come on. I'm declaring freedom in Jesus' name. There's freedom in the house of the Lord. There's freedom in the house of the Lord. Ralph, mag-pray ka, Ralph, ha? Okay. There's freedom in the house of the Lord. Magka-picture ng picture. Magpa-pray ka. Okay. Umupo ka dyan. Okay. Declare freedom right now. In Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. Thank you. Thank you, God. Thank you. Thank you. Thank you. Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Come on, church. Come on, church. Come on, church. Holy Spirit, come. Bawat sugat sa puso, bawat broken mirror, which is yung reflect ng image namin sa pangalan ni Jesus, ikaw yung Panginoon na nagpapagaling. And right now, bawat puso na matigas, bawat puso na nahihirapan mag-release ng pagpapatawad, I pray, Father, pakidurog mo. Pakitiga. Bawat puso ba ito, dahil po ninyo malambot, change. Give us a heart of flesh and not a heart of stone. And help us, Lord, to hear, to see. And help us to really understand na huwag mag-harbor o huwag mag-alaga ng offense, ng galit, ng inis, ng irita. Mas mabuti na lang, minsan, manahimik kami. But right now, I declare complete healing. And I declare the fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace.